Magandang araw po sa mga tagapakinig ng channel na ito, lalong-lalo na kay Sir Joseph, na hindi nagsasawa sa pagbibigay sa atin ng mga magagandang kwento. Nagpapasalamat din ako kung sakaling mapili ang aking kwento at mabasa sa channel na ito. Akin nga po palang ipapakilala ang aking sarili. Ako si Juan at sana'y magustuhan niyo ang aking kwento. Ako po ay tubong Tarlac at kapampangan po ang aking pangunahing lingguwahe. Shoutout nga pala sa mga kabalin dyan na nakikinig. Nagmula po ako sa isang mahirap na pamilya, yung tipong isang kahit isang tuka, pero hindi ko po yun ikinakahiya. Ang sabi po kasi sa akin noon ng aking ama ay hindi naman importante ang antas ng buhay. Ang importante daw ay nakakakain pa rin kami kahit papaano at mabubuti ang aming mga kalooban. Hindi nga po pala nakapagtapos sa pag-aaral ang pareho kong mga magulang. Kaya naman ang aking ama ay isa lamang mason at ang aking ina naman ay isang mananahi. Noong bata pa lamang ako ay medyo nakakaraos naman po kami. Pero dumating ang panahon na nasundan ako ng aking kapatid, kaya naman po napilitang tumigil ang aking ina sa pagtatrabaho. Kahit na mag-isa lamang sa pagtataguyod sa amin ay pinipilit pa rin ang aking ama na kayanin ang responsibilidad. Ngunit dahil marami kaming bayarin at gastusin, ay kinakapos na kami sa salapi. Nakatira nga pala kami sa lupain ng aking ina o sa pamilya ng aking ina at halos lahat ng kanyang mga kapatid ay may magiginhawang buhay. Kaya naman palagi nila kaming kinukutya at lagi nilang sinasabihan ng aking ina na nagkamali kasi siya ng pinakasalan. At yun nga yung aking ama. Alam ng aking ama mga bagay na yon, pero nagwawalang kibo na lamang siya at pilit na nagpupursige sa kanyang pagtatrabaho. Para naman makatulong sa mga gastusin ay naging alila ang aking ina ng kanyang mga kapatid. Naglalabas siya, naglilinis ng kanilang mga bahay at palikuran at nag-aalaga ng mga anak nila. Kapalit ang kaunting halagat sa lapi, nakikita ko nahihirapan ang aking ina, kaya minsan ay tinutulungan ko siya at ako ang gumagawa ng mga gawain naming bahay. Hindi lang yon, pinagsisikapan ko rin na pagbutihin ang aking pag-aaral para naman hindi masayang ang aking pagod at ang pagod ng aking mga magulang. At dahil halos maging alila na ng aking mga tito at tita, itong aking nanay, ganun na rin ang tinatrato sa akin ng aking mga kapinsan. Halos ayaw nila akong kalaruin at kung papayagan man nila akong kalaro, sila'y palagi ako na pagkakaisahan o nagiging taya. Gaya na lamang ng taguan o habulan, pinagkakampihan nila ako palagi. Ako talagang inuuna nilang tayain, kaya kung minsan ay mas gusto ko na lamang na hindi ako nakikisali. Nanatiling ganoon ang aming buhay hanggang sa makatapos ako ng elementarya. Ilang buwan lamang noon ay may nakuhang mabuting balita ang aking ama. Sinabi niya sa aking ina na may nag-alok daw sa kanya ng trabaho. Malaki raw ang sahod ngunit may kalayuan nga lang. Sa probinsya pa kasi iyon ng Quezon. Noong una ay ayaw pang pumayag ng aking ina dahil mapapalayo ang aking ama. Ngunit gipit na kasi kami noon. At buntis din ang aking ina sa bunso kong kapatid. Dahil sa sitwasyon ay wala nang nagawa ang aking ina, kundi ang pumayag na lamang. Kailangan na kailangan kasi talaga namin ng pera, lalo na't malapit na siyang manganak. Ilang linggo lamang ang lumipas ay tila nagbago ang aming buhay. Malaking halaga kasi ng salapi ang naipapadala ng aking ama sa aking ina, kaya naman nadaragdagan na ang baon ko sa paaralan. Yung dating 10 piso na pinagkakasya ko sa maghapon ay naging 20 piso na. Hindi na rin puro toyo at chichiryang 10 piso ang aming ulam. Nakakabili na kasi si ina sa talipapa ng kanyang mga iniluluto. Malaking tulong talaga sa amin noon ang pagkakaroon ni ama ng trabaho na may kalakihan ng sweldo. Dahil kahit papaano yung gumaan ang aming buhay. Ngunit ang kapalit naman noon ay ang pangungulila namin sa kanya. Hindi na kasi halos umuwi ang aking ama dahil may kamahalan din ang pamasahe. Ang sabi pa niya imbis na gastusin sa pamasahe ay ipapadala na lamang niya kay ina para maipandagdag sa aming mga gastusin. Akala ko noon ay magtutuloy-tuloy na ang ginawaan sa amin. Ngunit hindi pala dahil ang lahat ay may katapusan.
Isang hapon pag-uwi ko mula sa paaralan ay nakita ko ang aking ina na abala sa pagkalikot ng kanyang telepono. Tinanong ko kung ano ang ginagawa niya. Ang sabi niya ay nagpa-load raw siya at may tinatawagan siyang numero. Tinanong ko naman kung sino. Ang sabi naman niya hindi rin niya alam, basta tumatawag raw sa kanya kanina at may sinasabi raw tungkol sa aking ama. Nagtanong ulit ako sa aking ina kung ano naman iyon. Sinabi niya na naputol raw ang kanilang usapan, kaya naman hindi niya na rin alam. Habang abala sa paulit-ulit na pagpindot sa mga numero ng telepono ang aking ina, ay bigla naman siyang nakatanggap ng text galing sa kapatid ng aking ama. Ayon sa nilalaman ng text messages, nagtatanong ito kung ano raw ang nangyari sa aking ama. Nang mabasa yun ni inay, bigla na lamang siyang kinabahan, kaya naman inutusan niya akong magdasal habang pilit pa rin kinokontak ang kausap niya kanina. Ilang minuto pa ang lumipas at nakontak na niya ang numero at dinig na dinig ko ang sinasabi nito. Pasensya na ho kayo, misis, dahil mahina po talaga ang signal dito sa bundok. At para po hindi na po mabitin ay hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, baka maputol ulit ang linya. Wala na po ang inyong asawa, kanina pa pong umaga. Iyon ang narinig ko mula sa kabilang linya. Bago muling mawala ng signal ang lalaki sa kabilang linya, dahil sa aming narinig ay pareho kaming nanghina ng aking ina kasama ng kapatid kong pangalawa. Nag-iyakan kami hanggang sa maintriga ang isa kong tito at kapatid ng ina ko. Pumasok siya sa aming bahay at tinanong kung ano daw ba ang nangyari. Kahit halos hindi makahing ipinilit pa rin ang aking ina na magsalita at sinabing wala na ang aking ama. Sumagot naman ang aking tito at sinabing, "Tanga-tanga talaga yung asawa mo. Alam na naghihirap kayo, mamatay pa." Wika nito at napatingin ako sa kanya habang umiiyak. "Anong tinitingin-tingin mo dyan?" Tanong pa niya sa akin, kaya naman napabawi na lamang ako ng tingin. Ilang sandali lamang ay dumating din sa aming bahay ang ilan sa mga kapatid ni ama upang kumustahin kami at sunduin, dahil alam na rin nila ang nangyari sa aking ama. May tumawag rin daw kasi sa kanila kanina at alam rin nila ang buong detalye. Tinanong naman ang aking ina kung ano ba talaga ang nangyari at bakit bigla na lamang pumanaw ang aking ama. Tumugon naman ang isa sa aking tita na kapatid ng ama. Sinabi naman niya na pag-usapan na lamang doon namin ang lahat sa kanilang bahay. Ayaw raw kasi nila rito sa amin dahil sa mga kapatid ng aking ina, dahil kinukutya ng mga ito ang aking ama. Pumayag naman ang aking ina at umalis na kami noon sa aming bahay sakay ng tricycle na kanilang inarkila. Pagdating namin noon sa bahay ng isa kong tita ay nag-usap-usap na sila. Hinayaan naman nila akong makinig dahil ama ko naman ang kanilang pag-uusapan at kahit papaano naman ay nakakaintindi na ako. Sinabi ng aking tita na ayon sa taong tumawag sa kanila ay kaninang umaga raw ay naaksidente ang aking ama. Nasa pinangkatoktok raw ng ginagawa nilang tore ng ilaw ang aking ama nang makita niyang nahihirapan ang kanyang mga kasamaan sa pagbaba ng mixer at nagdesisyon daw itong tumulong. Binababa raw kasi nila ito gamit ng lubid. At habang ginagawa nila iyon ay naramdaman nila na parang nagbara daw ang mixer, kaya naman bumitaw sa pagkakahawak sa lubid ang aking ama at dumapa sa pinakadulo upang silipin raw at tukuyin ang dahilan ng pagbabara nito. Pero habang nakadapa raw ang aking ama ay bigla na lamang daw naputol ang lubid na siyang pinagtatalian ng mixer at pumulupot daw ito sa kanyang paa. Kaya naman naisama siya ng mixer pababa. 75 palapag raw ang taas ng tore ng ilaw at hindi lamang iyon ang binagsakan ng aking ama. Tumiretso pa raw siya sa pinakabangin at nahulog sa mga malalaking bato, kaya naman pagkahulog raw niya agad daw siyang pumanaw. Umaga raw nangyari ang lahat dahil sa bundok ng kanilang trabaho. Hindi agad nakarespondi ang mga pulis, kaya hindi rin nila nagalaw ang bangkay ng aking ama, kaya hapon na rin nila naibalita sa amin ng lahat. Sinabi rin ng aking tita na nagtungo na raw sa probinsya ng Quezon ng isa ko pang tito upang kuhanin raw sa punerary ang bangkay ng aking ama, at habang nag-uusap raw sila ay napag-usapan na nilang iburo lang bangkay ng aking ama sa kanilang bahay. Alam raw kasi nilang hindi maasikaso iyon sa aming bahay dahil walang malasakit sa amin ang mga kapatid ng aking ina. Matapos ang libing ay bumalik na kami ng aking ina at kapatid sa aming bahay.
Masama noon ang loob ng aking ina sa kanyang mga kapatid. Dahil hindi man lamang nakipaglibing o kahit dumalo man lamang sa burol ang mga ito. Pagdating pa namin ay puro sermon pa ang naririnig ni ina tungkol na naman sa desisyon niyang pagpapakasal sa aking ama. Nagdadalamhati pa kami noon kaya hindi namin sila gaanong iniintindi ni ina. Nagbingi-bingihan na lamang kami at tumiretso sa bahay. Para noong ibon na nawala ng pakpak ang aking ina dahil sa pangyayari, hindi niya alam kung paano magsisimulang muli at palaging balisa ang kanyang isipan. Hindi niya alam kung saan ba kami kukuha ng gagamiting panggastos sa pang-araw-araw dahil buntis at kabuwanan na niya. May natanggap naman kami kahit papaano sa kumpanyang pinapasukan ng aking ama pero naibawas rin yun sa gastos sa punerarya. Kaya naman nasa 20,000 na lamang ang aming pera noon. Sinabihan naman kami ng mga kapatid ni ama na kapag may pangangailangan kaming pinansyal ay sabihin raw namin sa kanila at gagawin raw nilang abot ng kanilang makakaya upang makatulong sa amin. Pero ang sabi sa akin ni ina ay hindi namin dapat naiasa sa mga kapatid ng aking ama ang aming mga pangangailangan. Kaya naisip ni ina na magnegosyo kahit maliit lamang. Tinuruan niya akong bumili ng mani sa palengke at inilalaga niya yon. Ibinabalot namin iyon at inilalako sa aming barangay. May kinikita naman kami kahit papaano at nakakaipon rin kami. Pero nagamit din namin ang lahat ng aming naipon dahil sa panganganak ni ina at dahil doon ay napilitan akong tumigil sa pag-aaral. Sa edad na 12 taon ay natuto kong dumiskarte upang tulungan ang aking ina. Kung ano-ano na rin ang aking nilalako sa aming barangay. May turon, banana cue, kamote cue at kung ano-ano pang mga pagkain na pangmeryenda ng mga tao. Dahil tumigil na ako sa pag-aaral ay lalo akong minamaliit ng aking mga kapinsan. Isang araw, habang inaayos ang aking mga paninda sa tapat ng aming bahay, ay bigla akong naalala na nasa loob pa pala ang lalagyan ko ng pera, kaya agad ko itong binalikan. At paglabas ko ng bahay ay nakita kong kinakagatan ng isa kong pinsan ng paninda kong banana cue. Dahil sa galit ay nasigawan ko siya tinawag na buwiset. Narinig ako noon ng aking tito na kanyang ama naman at tinanong ako kung anong tinawag ko sa kanyang anak. Nagpaliwanag ako at sinabing nabigla lamang dahil kinagatan ng anak niyang paninda ko. Parang ganyan lang nagagalit ka. Pinapakita mong tunay mong ugali na kagaya ng ama mo. Palibhasa kasi wala kang pinag-aralan. Tinikman lang naman yan at babayaran naman. Sigupan ng aking tito kasabay ng pagsampal sa akin. Sa pagkakasampal niya'y natumba ako sa lupa at nagdugo ang labi. Sinabihan pa niya ako na kapag uulitin ko pa yon ay hindi lamang sampal ang aabutin ko. Halos hindi ako makagalaw sa nangyari pero pinilit kong tumayo upang ilako ang mga paninda ko. Nang makatayo ako'y nakita ko ang aking pinsan na nakangiti sa akin habang kinakain ang kinagatan niyang banana cue. Labis na pagkainis ang nararamdaman ko. Pero pinabayaan ko na lamang muna siya at sinabi sa aking sarili na karma na lamang ang bahala sa kanila. Naniniwala kasi ako sa karma. Noong araw na yon ay itinuloy ko ang pagdala ko kahit dugoan pa ang aking labi at masakit ang aking katawan. Hindi lamang isang beses ang nangyaring pagkain ng mga pinsan ko sa aking paninda. Minsan ay kahit kasama ang kanilang mga magulang ay ginagawa nila yon. Wala naman akong magawa dahil pag-iinitan na naman nila ako kapag nanlaban ako. May isang beses nga nabugbog sarado ako sa isa kong tito dahil napagbuhatan ako ng kamay ng kanyang anak. Kumuha kasi ito ng salapi sa akin lalagyan ng benta kaya nag-init ang dugo ko at ng dilim ang aking paningin. Ang perang iyon kasi ay para sa mga gastusin namin sa bahay lalong-lalo na't ilang buwan pa lamang mula na makapanganak ang aking ina at hindi pa ito maaaring magtrabaho. Nagsumbong noon ang pinsan ko sa akin tito, kaya naman sinugod ako nito sa bahay at saka ako pinagbubugbog hanggang sa mata ko na lamang ang walang latay. Nagalit ang aking ina sa nangyari pero wala kaming magawa dahil hindi naman namin kayang manlaban sa kanila. Gusto ko noong puntahan ng mga kapatid ng aking ama upang humingi ng tulong pero pinipigilan ako ng aking ina dahil baka raw lalo pa kami mapag-initan ng kanyang mga kapatid. Kaya naman nagtiis na lamang kami. At nag-ingat na rin ako upang hindi na muling makuha ng aking mga pinsan ng aking mga paninda at ang mga kinikitang salapi. Dumating ang isang araw at nagkaroon ng handaan sa aming compound.
Kaarawan iyon ng isa kong pinsan at marami silang handa. Bago pa man ang handaan ay pinagsabihan na kaming dalawang magkapatid ng aking tito na huwag raw kaming pakalat-kalat sa araw ng handaan. Dahil nakakahiya raw sa mga bisita, doon na lamang daw kami sa kanilang bahay upang maghugas ng mga plato bilang kabayaran raw sa mga kakainin naming handa. Gusto ko mang tumangki ay wala akong magagawa, lalo na't gustong gusto ng kapatid kong kumain ng handa at para na rin makakain din si ina dahil puro na lamang gulay ang aming ulam at matagal-tagal na rin na hindi kami nakakakain ng karne. Kailangan din kasi ng sustansya ng kapatid kong sanggol. Habang naghuhugas ng mga pinagkainan ng mga bisita ay hindi sinasadyang nakabasag ng baso ang 5 taong gulang kong kapatid na kasama kong naghuhugas nito. Nasugatan pa siya noon sa kamay kaya agad ko itong nilinisan. Narinig ng isa kong tito ang ingay mula sa nabasag na baso at agad siyang nagpunta sa kusina. Ano ba naman yan? Nakikikain na nga lang kayo na may merwisyo pa kayo. Galit niyang sigaw. Humingi naman ako ng pasensya at sinabi kong hindi sinasadya. Pagkatapos noon ay sinabihan niyang babayaran doon namin ang nabasag at agad na umalis. Akala ko noon ay ayos na ang lahat pero hindi pa pala. Nang makaalis sa mga bisita ay binalikan niya kami, daladala ang isang patpat. Pinaghahampas niya kami ng aking kapatid nang walang tigil habang pinagmumumura. Naawa ko sa aking kapatid dahil napakabata pa niya pero wala kaming magawa dahil pareho lamang kaming bata. Tiniis na lamang namin iyon hanggang sa makontento siya. Hindi lamang kaming dalawang inalipusta nila ng lubusan. Dahil nang lumaki rin ang bunso kong kapatid ay pati siya'y naging kanila ring utusan. At kapag may nagagawa rin itong ayaw nila ay sinasaktan din siya. Dahil sa kanilang pangalipusta sa amin ay nangarap akong makaipon ng malaki at makaalis na sa aming lugar. Imposible iyon para sa akin na nakatapos lamang ng elementarya. Pero dinoble ko ang aking sipag. Pinagbutihan ko sa paglalako ng aking mga paninda. Tinatagdagan ko na rin ang aking mga binebenta. Hindi lamang merienda dahil kapag gabi ay nagtitinda rin ako ng balot. Dahil sa pagdodoble kaya din na pag-aral ko ang 2 kong kapatid. Nakakapagtrabaho naman si ina kahit papaano kaya naman nakapag-ipon na rin ako. Lumipas ang mahigit 10 taon na nakabili ako ng sarili kong motorsiklo. Mas nakatulong iyon sa akin dahil napapabilis ang aking paglalako at pamamalengke. Ngunit kapag may swerteng nangyayari sa amin, kakambal nito ay kamalasan. Nagkasakit kasi ang aking ina at naratay sa aming bahay. Sinubukan ko siyang dalhin sa ospital at nalaman naming may cancer pala siya sa baga. Hindi naman namin alam kung paano niya nakuha ang sakit na yon dahil hindi naman siya naninigarilyo. Pero sinabi ng doktor na maaari yung makuha mula sa ibang taong naninigarilyo. Sa aming magkakapatid ay wala namang naninigarilyo, pero sa mga kapatid ni ina at sa mga pinsan ko ay marami. Naisip ko noon ang lahat ng sakit at sama ng loob na ibinigay sa amin ng aming mga kamag-anak. Hindi na kasi sila nakontento sa mga pananakit nila na ibinibigay nila sa akin. Nabigyan pa nila ng malalang sakit ang aking ina. Dahil sa pagkakarate ni ina, dumami ang aming mga gastusin at naubos muli ang aking ipon. Sinubukan kong humingi ng tulong sa mga kapatid ni ina, pero sinabihan lamang nila kong sayang ang pera dahil hindi na raw magagamot pa ang aking ina. Pagkatapos nun ay sa mga kapatid naman ni ama ako humingi ng tulong. Naghihirap din sila kagaya namin pero gumawa sila ng paraan para kahit papaano'y makapagbigay sa amin ng paggasto sa ospital. Pero hindi rin nagtagal ang buhay ni ina. Ilang buwan lamang kasi ang lumipas mula ng maratay ay nalagutan na siya ng hininga. Gusto ko sana siyang iburol sa aming compound pero muli kaming pinagsabihan ng mga kapatid niya na ayaw raw nila na maraming tao sa aming compound kaya humanap na lamang daw ako ng ibang lugar. Sinabi ko iyon sa mga kapatid ni ama at humingi na rin ako ng tulong kung pwede sa kanila na lamang ako magburol. Kahit na hindi naman tagaroon si ina, para lamang makapagdalamhati kami at makasama siya sa mga nalalabi niyang araw rito sa lupa. Pumayag naman sila kaagad dahil alam nila ang sitwasyon namin kaya hanggang malibing ang aking ina naroroon kami. Matapos malibing ang aking ina ay nagbalik na ako sa paglalako at ang aking mga kapatid naman ay nagbalik na sa pag-aaral. Dahil wala na ang aking ina
ay lalo na kaming inaalipusta sa amin. Kaya naman hindi ko na natagalan ang lahat. Kaya naman gamit ang ilang naitabing pera at kinita sa paglalako ay humanap na ako ng kwartong mauupahan para sa aming tatlo at lumipat agad kami sa lalong madaling panahon. Malapit lamang sa eskwela ng nalipatan namin kaya hindi na kailangan pang mamasahin ng aking mga kapatid at malaking tulong din iyon para sa akin. Sa bago naming nilipatan ay tila ba guminhawa ng bagyat na tahimik ang aming buhay, pero lumaki lamang ng kaunti ang aming gastusin dahil nag-uupa kami. May nakapagsabi sa akin na malaki raw ang kitaan sa pagiging isang delivery rider at dahil may sarili naman ako motorsiklo ay sinubukan ko roon ang aking swerte. At habang nagdi-deliver ako ng pagkain ay ipinaubaya ko naman ang paglalako sa gabi sa aking mga kapatid para kahit papaano ay may maipon naman sila para sa kanilang pag-aaral. Pareho na kasi silang nasa sekundarya kaya naman nag-iipon na kami para sa kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Sa bago naming nilipatan ay nakilala ko si Myla. Isa siyang kolehiyala na nangungupahan ng kwarto sa kabilang kanto at nakilala ko siya nang magpa-deliver siya ng pagkain. Maganda si Myla, balingkinita ng katawan, matangos ang ilong at makikipot ang mga labi. Nung una ko siyang makita ay agad niyang nakuha ang aking atensyon at pinangarap ko noon na sana ako na lamang ang palagi mag-deliver ng kanyang pagkain sa tuwing siya ay mag-o-order. Nagkatotoo naman ang aking pangarap dahil palaging ako ang nagdi-deliver kay Myla. Dahil din doon ay naging magkaibigan kami at mas nakilala ko pa siya ng maayos. Mula pala siya sa isang may kayang pamilya sa kabilang bayan, ngunit dahil walang universidad sa kanila ay dito siya sa Tarlac nag-aral. Napapadalas na rin ang pagpunta ko sa inuupahan ni Myla, hindi na lamang upang mag-deliver ng pagkain kundi para makakwentuhan na rin siya. Napalapit ang loob ko sa kanya hanggang sa magdesisyon akong ligawan na lang siya. Pumayag naman si Myla sa aking paniligaw, hindi kasi siya yung tipo ng tao na tumitingin sa estado ng buhay at itsura. Ang tinitingnan kasi niya ay kung ano ang nasa kalooban ng isang tao. Hindi rin nagtagal sinagot ako ni Myla. Sobrang saya ko ng mga araw na yon dahil naging kasintahan ko ang babaeng pinapangarap kong makasama sa habang buhay. Pero hindi naman ang lahat ng tao ay kagaya ni Myla. May mga tao rin kasing mapangmatat sinusukat kung ano ang kakayang pinansyal ng isang tao. Kagaya na lamang ng mga kapatid ni Ina. Bunso kasi si Myla sa tatlong magkakapatid at ang kanyang mga kapatid ay nakapagtapos na ng kolehiyo at may magaganda ng mga buhay. Hindi ko makakalimutan ang nangyari noong ipakilala ko ni Myla sa kanyang pamilya. Gabi noon at kumakain kami ng hapunan. Nang ipinakilala akong kasintahan ni Myla ay agad nagtanong sa akin ng kanyang pamilya kung ano ba ang trabaho ko, kung ano ang natapos ko at kung ano ang mga ari-arian ko. Dahil isa akong tapat na tao ay tapat ko rin sinagot ang kanilang mga katanungan. Sinabi ko sa kanila na elementary lamang ang natapos ko at sa ngayon ay isa akong delivery rider. Sinabi ko rin na motorsiklo lamang ang pagmamay-ari ko at nangungupahan lamang kami ng aking mga kapatid. Halos mabiluukan sa kanyang kinakain ng ama ni Myla sa narinig. Pinagtaasan pa niya kaming dalawa ni Myla ng kilay at saka siya nagsalita. Seryoso ka, Myla? Ganyang klase ng tao ang kasintahan mo? Mag-isip-isip ka naman. Dahil hindi ka namin pinag-aaral sa kolehiyo para ikaw ang bumuhay sa lalaking mapapangasawa mo. Saka hindi mo na kami binigyan ng kahihiyan sa aming mga kaibigan. Magkaliwalagan tayo, Myla. Ang gusto ko, ngayon pa lamang ay hiwalayan mo na ang lalaking yan. Utos ng ama ni Myla. Sumagot naman si Myla at saka siya humingi ng pasensya. Sinabi rin niyang mahal na mahal niya ako at hindi niya ako kayang hiwalayan. Kung hindi mo siya kayang hiwalayan, ay mas mabuti pang ikaw ang humiwalay sa pamilyang ito. Ititikil ko ng pagpapaaral sa iyo at palalayasin na kita rito. Tugon pa ng kanyang ama. Iniisip ko noon na hihiwalayan na ako ni Myla upang hindi siya itakwil ng kanyang pamilya. Pero nagkamali pala ako ng iniisip dahil ako ang pinili ni Myla. Nanindigan siya sa kanyang ama at sinabing kahit anong mangyari ay ako ang gusto niyang makasama. Dahil sa ginawa ni Myla ay naggalit sa kanya ang kanyang ama at hindi pa man kami natatapos maghapunan
ay pinalayas niya kami ng kanilang bahay. Isinama ko si Myla sa kwartong aming inuupahan ng mga kapatid ko, pero masyado na iyong masikip para sa amin, kaya naman ginamit ko ang ilan sa aking mga naipong salapi upang makaupa ng isang maliit na bahay upang magkasya kaming lahat. Naging maayos naman ang aming pamumuhay noon. Tumigil nga lamang si Myla sa kanyang pag-aaral upang tulungan ako sa paghahanap buhay at magbanat ng buto. Wala namang pinagsisisihan si Myla sa pagsama niya sa akin, dahil mas gusto pa rin niyang maghirap kasama ang taong mahal niya kaysa naman maginhawa ang buhay pero malungkot naman. Isang araw habang nagdi-deliver ako ng pagkain ay inabot ako ng pulang ilaw, kaya naman napahinto ako. Sa gilid ng kalsada may nakita akong isang matandang ginang na nanghihina at mukhang ilang araw nang hindi kumakain. Napatingin ito sa akin base na rin sa kanyang mata ay nagmamakaawa siya. May ekstra naman akong pera noon, kaya lumapit ako sa kanya upang ibigay iyon at para may pambili siyang pagkain. Ngunit hindi raw iyon magagamit dahil wala na siyang lakas para bumili. Naisip ko noon na ibibili ko na lamang siya pagkatapos kong i-deliver ang mga dalakong pagkain. Pero nararamdaman kong kailangan niya makakain sa lalong madaling panahon. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip pa at agad kong kinuwang pagkain na dapat sana i-deliver ko. Kinuwa ko lahat ng iyon at ipinakain sa ginang at nagpasalamat naman siya sa akin. Pagkatapos nun ay umalis na ako upang bumili ng kapalit na mga pinakain ko sa matanda. Humingi rin ako ng dispensa sa taong pinagdeliveran ko dahil delay ang kanyang order. Ipinaliwanag ko sa kanyang nangyari pero hindi niya ako naintindihan. Isa pala siyang kilalang tao na may kapit sa batas at nagawa niya rin akong ipatanggal sa aking trabaho. Labis na kalungkutan ang nararamdaman ko nang matanggal ako sa aking trabaho. Ngunit hindi ko pinagsisihan ang aking ginawang pagtulong sa aking kapwa, lalo na sa mga taong lubos na nangangailangan ng aking tulong. Dahil sa nangyari ay naban na rin ako sa ibang kumpanya na nagdi-deliver ng pagkain. Ginawan kasi ako ng kwento ng lalaking iyon at sinabi niyang kinain ko raw ang pagkain ng kanyang inorder. Hindi naman kasi ako nakaapila noon at tinanggap ko na lamang ang aking kapalaran. Hindi naman kasi iyon gaanong kawalan sa akin dahil kaya ko namang maglako ulit ng mga merienda. Pero kahit papaano ay nasasayangan pa rin ako. Lumipas ang ilang araw ay bigla akong tinawagan ng isa sa mga kasamahan kong delivery rider. Sinabi niyang nangangailangan daw ng mga taga-deliver ang isang kumpanya, pero hindi raw pagkain kundi mga kagamitan. At dahil sa mga pagkain lamang ako nakaban, ay pwedeng-pwede raw akong mag-apply doon. Agad ko namang pinuntahan ang kumpanyang sinasabi ng aking dating kasama. At dahil nga may karanasan na ako sa mga trabahong ito, ay natanggap nila ako. Sa tuwing napapadaan pa pala ako sa kalsada kung saan naroon ang matanda, ay palagi ko siyang dinadala ng pagkain. Palagi ko siyang nakikitang nangihina at parang walang ibang nagbibigay ng tulong sa kanya. Gusto ko siyang kupkupin at dalhin sa inuupahan naming bahay, pero hindi maaari dahil masikip iyon para sa aming pamilya. Lumipas pa ang ilang buwan at hindi ko na nakikita ang matanda. Nagtatanong-tanong na ako sa mga tao doon, ngunit hindi raw nila alam kung nasaan na ang matanda. May mga ilang nagsasabi na baka kinuha raw ito ng DSWD o iba pang mga institusyon na nangangalaga sa mga matatanda o palaboy sa kalye. May mga nagsasabi rin na baka wala na ang matanda, pero wag naman sana dahil kawawa naman ito. Bago ako umuwi sa aming bahay ay tinawagan ako ng aking amo at sinabing maganda raw ang reputasyon ko sa aming trabaho. Sinabi rin niyang napakarami na naming mga delivery rider dito sa Tarlac, kaya kailangan nilang magbawas. Tinanong niya ako kung sino raw ba ang gusto kong ipatanggal sa aking mga kasamahan, yung mga nakikita ko raw na mga hindi nagtatrabaho ng maayos. Tumugod naman ako na maayos naman ang trabaho ng aking mga kasama at wala akong nais na ipatanggal sa kanila. At kung kailangan nilang magbawas, ay handa akong magparaya para sa aking mga kasamahan. Sumagot naman ang aking amo na sadyang napakabait ko raw dahil handa akong isakripisyo ang aking sarili para sa iba. At dahil raw bukal sa aking loob ay tatanggalin nga niya ako, pero ililipat raw niya ako sa ibang lugar. May branch daw sila sa Samar at walang gaanong rider doon. Kaya naman dun daw niya ako ilalagay kung papayag ako. At syempre,
dahil dadayo pa ako sa ibang lugar ay itataas daw niya ang aking porsyento sa pagdi-deliver at siya na raw ang bahala sa aking tutuluyan doon. Sinabi ko naman na parang hindi ko kaya dahil napakalayo ng Samar mula sa amin. Kasalukuyan din kasing buntis ang aking asawa at kinatatakutan kong mangyari sa akin ang nangyari sa namayapa kong ama. Sinabi naman ng amo ko na pwede ko raw isama ang aking asawa sa lugar na yon at pwede raw kaming manuluyan sa bahay na inuupahan niya kahit kailan pa namin gusto. Pero kahit na ganoon ay sinabi ko rin na kailangan ko pang makausap ang aking asawa at mga kapatid sa bagay na yon. Sinabihan naman niya ako na pag-isipan ng mabuti ang inaalok niya dahil minsan lamang daw ako makakatanggap ng ganoong klaseng trabaho. Pag-uwi ko'y agad kong pinulong ang mga kasamahan ko sa bahay. Sinabi ko ang tungkol sa inaalok sa aking trabaho ng aking amo at kapag hindi ko tinanggap ang alok na yon ay muli ako mawawalan ng trabaho. Unang nagsalita noon si Mile at sinabing ayos lamang daw sa kanya kung ano man ang maging desisyon ko sa buhay. Sinabi ko naman na baka hindi kayanin ng mga kapatid ko na iwanan ko sila. Pero tumugon naman ang kapatid kong pangalawang panganay at sinabi niyang hindi ko na sila kailangan pangalalahanin dahil kayang-kaya na raw nilang tumayo sa sarili nilang mga paa at ito na raw ang panahon para intindihin ko naman ang aking sarili. At si Myla, lalo na't malapit na rin kaming magkaanak. Sinabi rin ng kapatid ko na sasabihan na lamang niya ako kapag nagkakaroon ng problema. Matapos ang gabing yon, ay naging maayos naman ang pag-uusap ng lahat at kinabukasan ay agad kong ibinalita sa aking amo ang aking desisyon sa pagtanggap ng kanyang alok. Agad namang sinabi ng aking amo na kailangan ko nang lumipat doon sa lalong madaling panahon. Siya na raw ang sasagot sa pamasahin namin ni Myla at sa mga gastusin habang kami ay nasa biyahe. Sinabi rin niyang siya na rin daw ang bahala sa papeles ng aking motorsiklo at isasakay ron namin sa barko upang magamit ko pa raw sa Samar. Agad rin akong pinauwi ng amo ko upang ayusin na mga kagamitan namin ng aking asawa. May tao rin daw nasasama sa amin upang tulungan kaming magbiyahe. At doon na raw namin sa sasakyan ng taong ito, isasakay ang aming kagamitan upang wala na kaming bitbitin ni motorsiklo nang makapagpaalam nga kami sa aking mga kapatid na babiyahe na kami ni Myla kasama ang isang tauhan ng aking amo at doon na kami nagbiyahe patungo sa barko. Inabot kami ng halos isang buong araw sa barko at ayos lang naman sa amin ng lahat. Medyo nakakatakot nga lamang dahil iyon ang unang beses naming sumakay rito. Pagbaba namin ng barko'y saka kami muli nagbiyahe patungo naman sa bahay na sinasabi ng aking amo na munisipalidad ng Pagsanghan. Hindi naman kami naligaw dahil may mapa naman ang aking telepono at kabisado rin ang kasama naming nakasasakyan ang lugar na yon. Sinundan lamang namin siya gamit ang motorsiklo at ginamit ko lamang ang mapa upang makasigurong tama ang aming pupuntahan. Pagdating namin doon ay agad naming inayos ang aming mga kagamitan. May kalakihan ng bahay para sa aming mag-asawa at natuwa kami dahil mababait naman ang mga kapitbahay namin. At dahil bagong lugar ito, ay kahit papaano'y kailangan naming mag-adjust. Nang may saayos na namin ang aming mga kagamitan, ay sinabihan kami ng aking kasamahan na magpahinga muna sa isang buong araw at pagkatapos nun, ay kailangan ko na raw pumunta agad sa opisina nila sa lugar na yon upang mapag-usapan ang tungkol sa trabaho. Naging maayos naman ang pagtatrabaho ko ron. May mga pagkakataong naliligaw ako ng bahagya. Pero dahil sa tulong ng mapa ay nakakabalik ako kaagad sa tamang daanan. May isang araw na dumating at natambakan ako ng mga bagay na i-deliver. Ayos lamang iyon para sa akin dahil kung nakarami akong i-deliver ay mas malaki ang porsyentong kikitain. Pero gagabihin nga lamang ako. Mag-aalas 12 na noon ng gabi at iisa na lamang ang parcel na aking i-deliver. Hindi ko na kailangan pang ipagpabukas dahil iisa na lamang at maintindihan naman ni Myla kung bakit ginabi akong masyado dahil kailangan ko kasi makaipon para sa kanyang panganganak. Matagal-tagal pa naman iyon pero kailangan naming maging handa dahil mas mabuti na ang maagap. Nang tignan ko ang address sa parcel ay nagtaka pa ako dahil sa ilang buwan kong pananatili rito ay ngayon lamang ako nagkaroon ng parcel na ang address ay Biringan City. Kahit na inaantok ay pinilit ko pa rin ilagay sa mapa ang nakita kong address. Noong una ay walang lumilito pero
Nang pumatak ang alas 12 ay lumitaw rin ito. Naisip ko na mahina lamang ang signal kanina kaya ayaw lumitaw. Kaya naman agad ko nang sinunta ng rutang itinuturo ng mapa. Nakita ko rin nasa isang oras ang layo nito mula sa kinalalagyan ko. Pero hindi pa rin ako nagdalawang isip na puntahan ito dahil ayaw kong masira sa trabaho ko. Nang mapasok ko ang bayan ng Biringan ni mga ako dahil napakaganda ng bayang ito, napakalawak ng highway at wala kang makakasalubong na sasakyan. Napakaganda nito kumpara sa Tarlac at Maynila. Papaano ay napakaraming ilaw sa daanan at kulay gintuang mga poste. Ngayon lamang ako nakakita ng bayang ganito at hindi ko inaakalang may ganito pala sa Samar. Pagkalipas ng ilang minuto ay nakakita ko ng naglalakihang gusali na kumikinang sa mga ilaw at kulay ginto rin ng mga ito. At kahit madaling araw na ay may mga nakikita kang taong naglalakad sa daanan. Sinundan ko lamang ang daan ang itinuturo ng mapa hanggang sa mapadpad ako sa harapan ng isang napakalaking mansyon. Kulay ginto rin ito at pati ang tarangkahan. Naisip ko noon na mahilig sa ginto ang mga taong naninirahan dito. Puro ginto ang kulay ng lahat ng nakikita ko. Habang naghihintay sa may tarangkahan ay naisip kong tawagan ang may-ari ng parcel upang malaman na nandito na ako. Sana lamang ay hindi ko sila maistorbo sa kanilang pagtulog dahil madaling araw na noon. Pero nang buksan ko ang telepono ay nakita kong wala na naman akong signal. Kaya ako nainis at tumawag na lamang ako sa labas ng bahay. Ilang minuto lamang ang lumipas ay may lumapit sa tarangkahan at mukha siyang trabador sa bahay na yon. Sinabi ko sa kanya na naparito ako upang i-deliver ang parcel ng kanyang amo. Pero sinabihan niya akong pumasok sa loob at gusto raw akong makausap ng kanyang amo. Naisip ko na baka gusto akong makita nito upang mapagalitan dahil madaling araw na ako nakapag-deliver sa kanya. Pero kahit na ganun ay handa akong panagutan ang aking pagkakamali at pakinggan kung anumang sermon ang ibibigay sa akin. Binuksan na noon ng lalaki ang tarangkahan at sinabing ipasok ko na rin daw ang aking motorsiklo. Sinunod ko naman ang sinabi niya sa akin at nang maiparada ko na nga sa loob ang motorsiklo, ay pumasok na kami sa mansyon. Kung anong pagkamangha ko habang nagbabiyahe kanina, ay doble-doble na ang pagkamangha ko ngayon. Paano ba naman, ay napakalawak ng bahay at ang lahat ng nakikita kong gagamitan ay gawa sa ginto. Hindi na ito mukhang pintura lamang, mukhang gawa talaga sa tunay na ginto ito. Para makasigurado ay nagtanong pa ako sa aking kasama kung gawa ba sa ginto ang mga kasangkapang yon o pintura lamang gaya ng mga nakita ko sa labas. Tinawanan naman ako ng aking kasama at sinabing walang pinturang ginto sa lugar na ito. Literal daw na gawa sa ginto lahat ng aking nakikita mula raw dito sa loob ng bahay hanggang sa labasan. Halos magulantang ako sa aking narinig. Tinapik ko pa noon ang aking sarili upang masigurong hindi lamang ako nananaginip. Dinala ako ng aking kasama sa isang malaking mesang gawa rin sa ginto. Napakaraming pagkain at iba't ibang putahe ang narito sa mesa. Tinanong ko kung normal bang magapunan ng ganitong oras sa lugar na ito, pero tumugon ang kasama ko at sinabing hindi. Naganda lamang to talaga sila sa ganitong oras dahil para sa akin. Pagkatapos ay niyaya ako nitong umupo at ipinakilala sa akin ang may-ari ng mansyon. Kung may sakit lamang siguro ako sa puso ay kanina pa ako inatake dahil sa sunod-sunod na pangyayaring nakakagulat. Paano ba naman kasi ay nakita ko muli ang matanda na palagi kong tinutulungan noon nung nasa Tarlac pa ako. Narito siya ngayon sa Biringan. Hindi na siya kasing dungis ng dati at kagalang-galang na at mas bumata ng higit 30 taon ang kanyang itsura ngayon at siya ang may-ari ng mansyong ito. Ilang minuto pa akong nakatulala habang tinititigan siya at sinabi niyang hayaan ko raw siyang magpaliwanag habang ako ay kumakain. Kasabay noon ay binigyan niya ako ng plato at pinapili ako ng mga pagkain, pero pinakabibili niya sa akin na huwag akong kakain ng kulay itim na kanin dahil pagsisisihan ko raw kung makakakain ako nito kahit isang butil lamang. Tinanong ko naman kung bakit pa ito nakahapag doon kung hindi rin pwedeng kainin. Sinabi naman itong mahabang kwento pero paborito daw yun ng mga taga rito. Habang kumakain na ako ay nagpakilala sa akin ng matanda. Ang pangalan daw niya ay NC Mia, pero pwede ko raw siyang tawaging Mia. Siya raw ang reyna ng lugar na ito.
Napakunot ang akin noon ang makarinig ng salitang Reyna. Pero sinabi niyang ipapaliwanag niya ang lahat, kaya ituloy ko na lamang daw ang aking pagkain. Si Mia raw at ang halos lahat ng mga nilalang na nakatira sa lugar na ito ay hindi mga tao. Sila raw ay mga engkanto, pero may mga ilan-ilan ding mga taong nakatira rito kasama nila. Ang lugar daw ng Biringan ay hindi makikita sa mapa ng Pilipinas dahil tagong-tago raw ito. At nilagyan din daw nila ng mga orasyon ang mga lagusan papasok dito upang mapili lamang nila kung sino ang mga taong pwedeng makapasok. Dalawang klase lamang daw ang mga taong iniimbita nila rito. Una ay ang mga taong sakim at ganid. Tinuturuan daw nila ng leksyon ng mga taong ganito. At ang pangalawang klase ng mga tao ay ang mga taong may kinintuang puso. Kinabahan ako ng bagya dahil baka nabibilang ako sa mga unang klase ng mga taong sinabi niya. Pero nakahinga rin ako ng maluwag nang sinabi niya sa akin na mabuti raw ang aking kalooban. Mula pa raw sa aking pagkabata ay sinusundan na ni Mia ang aking kwento ng buhay. Alam raw niya ang mga pasakit na aking nararamdaman, kung paano o kung gaano ako nagtitiis na kayanin ng mga yon. Pero hindi pa raw siya lubos na siguradong mabuti nga ang aking kalooban, kaya naman sinubok niya ako. Nagpanggap siya bilang isang matandang hinang-hina sa gilid ng kalsada upang malaman kung handa kong isakripisyo ang aking trabaho para lamang matulungan siya. At nang tinulungan ko siya, siya rin ang gumawa ng paraan upang magkaroon ako ng ibang trabaho, at muli niyang tinignan kung magagalit pa ako sa kanya dahil nawalan nga ako ng trabaho. Pero lalo daw siyang namanga dahil hindi ako nagalit, bagkus ay lalo ko pa siyang tinulungan. Kaya naman gumawa siyang muli ng paraan upang mailipat ang aking trabaho sa Samar at para mapunta ko rito sa kanilang kaharian sa Biringan. Sinabi rin ni Mia na gusto niyang gantipalaan ang aking kabutihan, kaya naman inalok niya ako manirahan dito kasama ng aking asawa. At ang paraan do para maisagawa yon ay kailangan ko raw kainin ng itim na kanin na nakahapag sa lamesa. Naghihintay siya noon ang aking tugon at sinabi kong hindi ako pumapayag. Dahil sa mga kapatid kong umaasa sa akin at hindi ko sila kayang iwanan, sinabi naman ni Mia na ihintay niya ang aking sagot hanggang bukas. At dito na raw akong mamamalagi ngayong gabi. Kinabukasan daw kasi ililibot niya ako sa kanilang kaharian upang tingnan kung magbabago pa ang aking isipan. Sinabi rin niyang may nakahanda ng isang silid para sa akin upang makapagpahinga raw ako. Matapos kumain ay sinamahan na ako ni Mia sa isang silid. Napakalawak nito at mas malaki pa kumpara sa bahay na ipinahiram sa akin ng aking amo dito sa May Samar. May sarili din itong banyo at mayroon itong bathtub na gawa rin sa ginto. Kung tutuusin ay halos 70% ng bahay yata na ito'y gawa sa ginto. Ang iba naman ay gawa sa mga mamahaling bato gaya ng diamante. Sa kwarto pa lamang ay tila ba tinutokso na nila akong manirahan dito. Pero alam ko sa sarili kong kahit anong mangyari ay hindi na magbabago pa ang aking isipan. Bago umalis ay sinabi ni Mia na kung may kakailanganin pa ako ay tawagin ko lamang ang kanyang servidor na si Santino. Siya iyong lalaking sumalubong sa akin sa tarangkahan at nagdala sa akin patungo sa May Kainan. Sinabi ko naman kay Mia na matutulog lamang ako at wala na akong kakailanganin pang iba dahil na rin napagod na ako sa maghapon. Bago matulog ay naisip kong i-text ang aking asawa dahil siguradong naghihintay na ito sa aking pagbalik. Kailangan kong sabihin sa kanya na hindi ako makaka-uwi ngayong gabi at sasabihin ko sana na ikukwento ko na lamang pag-uwi. Pero nang isesend ko na ito sa kanya ay hindi ito pumasok. Siguro ngayon walang signal sa lugar na ito, pero bakit nakapunta ako rito dahil sa mapa ng telepono? Hindi naman kasi yun gumagana kung walang signal. Dahil sa dami ng aking mga iniisip ay natulog na lamang ako at nangakong uuwi na ako sa lalong madaling panahon upang hindi na mag-alala pa sa akin ang asawa kong si Myla. Kinabukasan ay nagising ako ng maaga dahil sa sikat ng araw na pumapasok sa silid ng aking tulugan. Agad ako nung nag-ayos ng aking sarili at sa aking paglabas sa silid ay sinalubong ako ni Santino. Sinabi niya sa akin na handa ng almusal at dinala niya akong muli sa mesa. Sa pagkakataong yun ay tinabi niya sa akin ang kaning itim, ngunit hindi ko ito kinagalaw.
Pagkatapos ng almusal ay sinabihan ako ni Mia na sumama sa kanya dahil ililibot raw niya ako sa kanilang syudad. Maganda naman ang syudad ng Biringan. Ito na nga ang pinakamaganda sa lahat ng aking napuntahan. At kahit na mga syudad sa ibang bansa'y walang panama rito, malalaki ang gusalit lahat ng mga yon ay binabalutan ng makakapal na ginto. Naitanong ko kay Mia kung halos lahat ba ng mga bagay dito sa kanila ay gawa sa ginto. Saan naman nila galing ang mga yon? Sinabi naman sa akin ni Mia na hinding-hindi sila mauubusan ng ginto dahil napakarami raw ng mga ito sa kanilang kabundukan at hindi sila mauubusan ng mga nagmimina. Sinabi ko naman na mukhang masisipag ang mga engkanto dahil nagmimina sila at gumagawa pa ng mga malalaking gusali. Bahagya namang napangiti si Mia dahil sa sinabi ko. Pagkatapos itinanong niya ako kung natatandaan kong paro ba ang sinabi niya sa akin kagabi na dalawang uri ng mga tao na dinadala nila sa kanilang lugar. Sumagot naman ako at sinabing natatandaan ko nga. At tungkol nga ron, naitanong ko rin kung nasaan na nga bang mga taong yon. Amang sinasabi nilang mga ganid at mapanlamang sa kapwa, sinabi naman niya sa akin na hindi ko gustong malaman pa. Pero nagpumilit ako noon dahil gusto kong mapunan ang aking kuryosidad. Sinabi naman ni Mia na dahil mapilit ako isasama niya ako ron. Habang nakasakay sa isang magarang sasakyan, ay kinuwento ni Mia na hindi rin sila basta-bastang nagpapapasok ng mga taong ganid sa kanilang lugar. Sinusubok rin daw nila ang mga ito upang mapatunayan na wala talagang kabutihan sa mga puso nito upang maparusahan. At kapag napatunayan ganid talaga ang mga ito, ay sisilawin nila gamit ang kanilang mga ginto at magagarang mga kagamitan. May mga pumapasa naman sa pagsubok at ibinabalik nila sa mundo nating ginagalawan, pero binubura nilang mga alaala at ang mga tungkol sa Biringan. At ang mga hindi pumapasa sa kanilang pagsubok ay hindi na nila pinapaalis pa at ginagawa nilang panghabang buhay na alipin. Medyo natakot ako sa mga salitang binitawan niya, pero sinabihan niya akong huwag mag-alala dahil malaki raw ang kaibahan ko sa mga taong yon. Malinis raw kasi ang aking konsensya at ang gusto raw nilang gawin sa akin ay gantimpalaan at hindi gawing alipin. Ilang minuto lamang lumipas nang makarating kami sa isang kuweba. Pagbaba namin ay nagbigay pugay kay Mia ang mga bantay doon at pagkatapos ay sinamahan kami pumasok ng mga tagabantay sa loob ng kuweba at nagulat ako sa aking nakita. Doon kasi ay may mga taong nagmimina ng ginto. Lahat sila ay halos butot balat na at pagod na sa kanilang ginagawa. May mga nakakita pa sa akin at sa unang tingin pa lamang ay alam na nilang tao ako, kaya naman humingi sila sa akin ng tulong. Gusto na rin kasi nilang umuwi sa aming mundo upang makasama ang kanilang mga pamilya. Naawa ko sa kanila at sinabi kay Mia kung pwede bang pakawala na lamang ang mga taong yon dahil hirap na sila. Sumagot si Mia at sinabing hindi pwede dahil iyon na ang kabayaran ng mga kasamaang ginawa nila. Sinabi ko naman sa kanya na mukhang nagbago na ang mga taong ito at hindi na uulit sa kanilang mga nagawa. Mukhang sisingsisi na sila sa kanilang mga naging kasalanan, pero sinabi ni Mia na nasa huli raw talaga ang pagsisisi at isa pa ay wala na talaga magagawa si Mia at hindi na raw niya kaya pang ibalik sa mundo ng mga tao ang mga ito. Tinanong ko naman siya kung bakit hindi na pwede. Dahil daw kasi sa kasakiman ay agad kinain ng mga ito ang itim na kanin na inihapag sa kanila at iyon mismo ang dahilan kaya hindi na sila maaari pang makaalis ng Biringan. Sinabi ko naman kay Mia na wala na ako nakikitang kasakiman sa mga taong ito kaya wala nang dahilan para ipagpatuloy pa ang kanilang pagdurusa. Pero muling sumagot si Mia at sinabing hindi naman ang kasakiman nila ang dahilan kung bakit hindi na sila pwede pang paalisin, kundi ang pagkain nila ng itim na kanin. Pag kinain mo raw kasi yon, ay hindi ka na makakaalis pa ng Biringan. Epektibong epektibo raw ito sa mga tao, pero hindi gumagana sa mga engkanto, kaya naman malaya raw silang nakakalabas-pasok sa kanilang syudad. Muli kong tinanong si Mia kung may pangontra ba siya sa itim na kanin, pero sinabi niyang wala daw kasi habang buhay na ang epekto noon. Dahil sa akin narinig ay luba naman akong natakot, dahil ang isang pagkakamali mo pala rito ay dadalhin mo habang buhay at labis mong pagsisisihan sa pang-araw-araw.
Nakita kong hinang-hina na sa pagmimina ang mga tao roon, pero wala man lamang akong magawa upang tulungan sila. Baka kasi kapag nagpumilit pa ako'y makulitan pa sa akin si Mia at baka itulad niya rin ako sa mga taong iyon. Pikit mata na lamang ako sa aking mga nakikita at nagbibingi-bingihan na lamang sa tuwing naririnig ko silang nahihirapan at humihingi ng tulong sa akin. Nang makalabas kami sa kuweba ay dumiretso naman kami sa paggawaan nila ng mga kagamitan at mga tao rin ang gumagawa sa mga iyon. Parehas lamang ng sitwasyon ng mga nagmimina at pantay sarado pa rin sila ng mga engkanto. Hindi lang yun ang aming pinuntahan doon. Dahil sa mga bagong ginagawang gusali ay mga tao rin pala ang gumagawa. May isa pang tao na tumalon sa taas ng kanilang ginagawa upang magpatiwakal. Siguro ay hindi na nito kinaya pang pagpapahirap na dinaranas. Sinabi ni Mia sa akin na ang taong yon ay isang mahinang nilalang dahil sa ginawa nito, at kahit wala na ito ay hindi pa rin ito matatakasan ng kanyang mga kasalanan dahil dadalhin niya pa ito sa kabilang buhay pagkat siya mismo ang kumitil sa sarili niyang buhay. Nang matapos na kaming mag-iikot ay bumalik na kami sa mansyon ni Mia, o mas maiging yung tawagin itong palasyo dahil siya pala ang reyna. Muli kaming kumain dahil panangalian niya at muli niya akong inalok na dito na lamang manirahan sa kanila. Pasensya ka na Mia, ngunit hindi ko talaga kayang manirahan sa lugar niyo. Mula pa sa pagkabata ko'y pinangarap ko na magkaroon ng maginhawang buhay. Iyong hindi ko na kailangang problemahin kung ano pang aking kakainin kinabukasan o kung may pambabayad pa ba ako ng renta. Pero hindi ko makakaya o hindi makakaya ng aking konsensya na manirahan dito habang ang mga kapwa kong tao ay naghihirap, at lalong hindi ko rin kayang iwanan ang aking mga kapatid. Gusto kong mamuhay sa mundo namin at matamasa ang karangyang pinaghirapan ko. Iyon ang gusto kong pamumuhay. Pasensya ka na Mia, tugon ko habang kumakain. Tumugon naman si Mia at sinabing kung ito daw ang aking huling desisyon ay wala na raw siyang magagawa pa. Nakita rin daw niyang mabuti ang aking kalooban, kaya naman pauuwi na niya ako sa aming mundo. Bago yun ay tinanong pa niya ako kung anong klaseng gantimpala ba ang gusto kong ibigay niya sa akin. Sumagot naman ako at sinabing hindi na kailangan pa ng kahit na anong gantimpala, dahil gaya ng sinabi ko kanina ay gusto kong mabuhay sa karangyaan na aking pinaghirapan. Pagkasabi ko nun ay sinabihan ako ni Mia na masusunod ang aking kagustuhan. Pagkatapos naming kumain ay hinatid na niya ako sa kanilang tarangkahan at sinakyan ko na ang aking motorsiklo paalis. Pero bago yun ay tinanong ko muna sa kanya kung paano nga ba ako makakaalis dito dahil walang signal ang aking telepono. Pagkatapos itinanong ako ni Mia kung natatandaan ko pa ba ang dinaanan ko noon papunta rito. Sinabi ko naman na natatandaan ko pa, pero baka maligaw ako. Sinabi niyang huwag raw akong mag-alala dahil basta diretsuhin ko lamang ang aking dinaraanan ay makakalabas ako ng biringan. Kagaya ng sinabi nito ay diniretso ko lamang ang dinaraanan ko mula nang makapasok ako ng biringan, at nang lumipas ang mahigit na isang oras ay bigla na lamang tumunog ang aking telepono at sinabi nitong may mga miss call ako. Alam kong galing lahat ng mga yun kay Myla dahil hindi na ako nakauwi pa kagabi. Nagbalik na lamang ako noon sa pagmamaneho upang agad akong makauwi. Habang nasa daan ay nararamdaman kong parang maraming nagbago, pero hindi ko ito masyadong pinansin pa dahil ang buong akala ko'y guni-guni ko na lamang ang dahat. Nagmadali na lamang akong umuwi noon hanggang sa makita ko ang bahay na nirerentahan ng amo ko para sa amin ni Myla. Pagbukas ko ng pinto'y pinagbuksan ako ni Myla. Hindi ko may pintang itsura niya noon. Masayang masaya siya at tila ba nakakita ng multo. Pero nakikita ko rin may kakaiba sa kanyang muka. Mukha kasi siyang puyat at pagod na pagod, at ang napansin ko pa'y sobrang laki ng kanyang tiyan at parabang kabuwanan na niya. Tinanong ko siya kung bakit ganoon na lamang ang kanyang itsura at kung bakit parang bigla na lang lumaki ang kanyang tiyan. Sinagot naman niya ako at sinabing napakaraming nangyari habang wala ako. At pagkatapos itinanong niya ako kung saan ba ako nang galing ng ilang buwan, dahil wala man lamang daw akong pasabi sa kanya. Hinahanap rin daw ako ng amo ko at ng mga pulis, pero walang makahanap sa akin, kaya nawawala na raw sila ng pag-asang makikita pa ako. Nagtanong naman ako kay Myla
kung ano ba ang pinagsasasabi niya dahil isang gabi lang naman akong nawala. Gulat na gulat siya sa aking sinagot dahil hindi raw totoong isang gabi lamang ako nawala dahil ilang buwan na raw akong nawawala. Sa katunayan nga raw ay kabuwanan na niya ngayon at malapit na siyang manganak. Labis na ako nalilito sa mga pangyayari pero naiisip ko rin na baka magkaiba ang oras doon sa lugar na aking napuntahan. At para hindi na lamang kami magkalituan ay pinaliwanag ko na lamang kay Myla ang lahat. Ikinuwento ko sa kanyang tungkol sa biringan na aking napuntahan. Tungkol na rin sa reyna nilang si Mia at kung bakit niya ako inimbitahan sa kanilang lugar. Pati na rin ang tungkol sa mga taong nakita ko roon na naghihirap at ang tungkol sa inalok na buhay ni Mia para sa amin ni Myla. At sinabi ko rin kung paano ko ito tinanggihan. Pati na rin ang gantimpala na gusto niyang ibigay sa akin. Maayos na nakikinig sa akin si Myla at nakita ko nang lalaki ang mga mata niya nang marinig ang salitang biringan. Sinabi rin niya sa akin na noong hindi raw nila ako mahanap ay may nakapagsabi raw sa kanya na baka tinangay na ako ng mga engkanto patungo sa biringan. At sinabi rin daw sa kanya na wala nang nakababalik na taong napunta roon. At kung mayroon man daw ay hindi na nito makikita ang kanyang mga kaanak dahil napakalaki raw ng kaibahan ng oras doon. Naisip namin na iyon ang tanging paliwanag kung bakit isang gabi lamang ako naroon pero para sa mga narito ay ilang buwan ang lumipas. Niyakap ko noon si Myla at sinabing hindi na ako babalik sa lugar na yon at baka hindi na ako makabalik pa sa mundo ng mga tao. Sinabi ko rin hindi na ako muling mawawala pa sa kanyang tabi. Pagkatapos ay tinawagan na ni Myla ang mga pulis pati na rin ang aking amo at sinabing nahanap na ako at nag-isip ako ng paraan para hindi ko mabanggit ang salitang biringan sa kanila. Baka kasi magalit sa akin si Mia nang may dumating na pulis sa amin at nagtanong-tanong ay sinabi ko sa kanila na gabi noon at huling deliver ko na. Pagkatapos ay naligaw ako at hindi ako makalabas na para bang paulit-ulit sa kalsada. Kaya naman doon na ako nagpalipas ng gabi. At nang dumating ang umaga ay sinubukan ko muling bumiyahe at doon ay nawala na ako sa pagkakaligaw at nakauwi na ako sa amin. Pero hindi ko alam na ilang buwan na palang lumipas dahil naaalala ko na isang gabi lamang ako doon. Pagkatapos ay sinabi naman ng pulis na baka napaglaruan lamang ako ng mga engkanto sa biringan dahil malapit na lamang daw ito sa pagsanghan. Magpasalamat na lamang daw ako dahil nakauwi pa ako ng ligtas dahil ang iba'y hindi na raw nakakauwi. Pagalis ng pulis ay tinanong ako ni Myla kung bakit ako nagsinungaling. Sinabi ko naman na baka magalit sa akin si Mia at isumpa ako kapag sinabi ko ang tungkol sa kanila. Pagkatapos nun ay lumabas muna kami ni Myla ng bahay upang tignan ang kahon ng aking motorsiklo. Baka kasi may natira pang mga parcel doon na hindi ko pa na-deliver nang mapunta ako ng biringan. Pero laking gulat naming dalawa nang buksan ko ang kahon. Papaano ba naman ay punong-puno ito ng ginto? Tuwang-tuwa kami ni Myla noon at sinabi niya sa akin na baka hindi pumayag si Mia na wala akong maiuwi kaya naman pasikreto niyang pinuno ng ginto ang aking lalagyan. Gusto ko pa sana iyong ibalik pero ayaw ko nang pumunta sa biringan dahil baka hindi na ako makabalik pang muli. Nagpasalamat na lamang ako kay Mia sa kanyang ibinigay at ipinangako kong hindi ko sasayangin ang lahat ng iyon. Dahil napakaraming ginto noon, pinag-usap kami ni Myla at ang napag-usapan namin ay uuwi na lamang kami ng Tarlac upang dito na manirahan ng tahimik. Natatakot na rin kasi ako dito sa Samar. Baka may hingin pang kapalit sa akin si Mia, lalo na't mga anak na si Myla at ang anak pa namin ang hingin niyang kapalit. Nag-resign na ako sa aking trabaho at alam naman ng amo ko na natatakot na ako dahil doon sa gawa-gawa kong kwento ay sinabi kong naligaw lamang ako ng isang gabi pero ilang buwan na agad ang lumipas. Agad naming inayos ni Myla ang aming mga gamit at nag-arkila na lamang ako ng truck upang maiuwi ang lahat ng mga yon sa Tarlac. Pagbalik namin sa aming bayan ay agad kong kinamusta ang aking mga kapatid. Nabalitaan pala nila kay Myla na nawawala ako kaya naman nag-aalala raw sila para sa akin. Masaya na raw sila ngayon dahil nakita na nila ako. Inilihim ko nga pala sa kanila ang tungkol sa biringan at sa mga ginto at ang alam nilang kwento ay iyong gawa-gawa ko lamang. Pagkatapos ay nabalitaan ko sa kanila
na bigla raw nagkasakit ng malalang mga kamag-anak namin na kapatid ng aking ina. At dahil sa paggagamot at pagpunta-punta sa ospital, ay nabaon daw silang lahat sa utang at naibenta raw ang kanilang mga bahay at lupa, kabilang na rin ang bahay at lupang pagmamay-ari namin. Galit na galit noon ang aking mga kapatid dahil kami ang may karapatan doon, pero ipinenta lamang nila. Sinabihan ko naman silang huwag nang magalit dahil gagawan ko iyon ng paraan. Tinanong ko kung alam ba nila kung sinong nakabili sa aming lupa. Sumagot naman ang kapatid ko at sinabing alam daw niya. At tinanong niya kung ano bang magagawa ko. Sinabi ko na lamang sa kanya na ako na ang bahala. Pagkatapos ay kinontak ko ang taong yon at gamit ang mga binigay sa akin ni Mia ay binili ko ang aming buong lote kasama sa mga tito't tita ko. Pagkatapos ay pinagiba ko ang lahat ng yon at pinatuyuan ng malaking mansyon upang doon na kaming tumirang magkakapatid, pati na rin si Myla at ng aming magiging anak. Pero habang hindi pa natatapos ang bahay ay nagre-renta pa kami. At ang iba sa aking mga pera ay ipinagtayo ko pa ng negosyo. May karanasan naman ako sa pagninegosyo, kaya naman hindi na ako nahihirapang mas palaguin pa ang aking mga salapi. Nang matapos ang aming mansyon, ay saka ko naman pinakasalan si Myla. Nakapanganak na siya noon at mag-iisang taon na ito. Hindi pa kasi kami kasal noon ni Myla dahil walang-wala kaming pera noon. Pero ngayong mayroon ay sinusulit ko na. Naging maganda naman ang pasok ng pera sa negosyo namin at tuloy-tuloy na ang aming pag-angat. Tungkol nga pala sa mga kapatid ng aking ina at kanilang mga pamilya. Nakabili pala sila ng maliit na lupa malapit lamang sa amin at ginamit nila mga naiwan mula sa pinagbenta nila. Nakikita ko naman sila pero hindi nila ako pinapansin at parabang pinangingilagan. Kung ako lamang ang tatanungin ay gusto ko silang tulungan pero pinipigilan ako ng aking mga kapatid dahil hindi raw nila malilimutan ang mga naging parusa at pangalipusta nila sa amin. At kung sila raw mismo ang hihingi ng tulong ay maaari pang pag-usapan. Pero wag na wag raw ako magkukusa dahil siguradong sasamantalain raw nila ang aking kabaitan. Pero dahil hindi naman sila lumalapit sa akin ay hanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin sila natutulungan. Ako kasi ang tipo ng taong madaling magpatawad at malambot ang puso, pero hindi ang aking mga kapatid. Dahil hanggang ngayon sa kanilang pagtanda ay daladala pa nila ang pinagdaanan namin mula nang kami ay mga bata pa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. Isang payong kaibigan lamang mula sa akin. Huwag tayong magsasawang magpakabait dahil may nakakakita po sa ating mga kilos at ginagawa at binabantayan lamang tayo nito at gagantimpalaan ayon sa ating mga gawain. Nagmamahal, Juan ng Tarlac. Yon, grabe yung kwentong ito, no? Napakaganda ng kwento ni Juan. Talagang marami kang mapupulot ditong mga lessons. Tulad na lamang ng palagi maging mabait sa kapwa o kahit na ginagawan tayo ng masama ay huwag nating gantihan ng kasamaan din. Yun lang. Kayo, anong masasabi nyo? Comment nyo naman sa ibaba. Babasahin po natin yan. Mag-iwan na rin po kayo ng likes para sa ating channel. Yun lamang po at maraming salamat sa inyo.